Hello class, magandang araw sa inyong lahat. So today naman, tuturuan ko kayo kung paano i-reset or kung kadalasan sinasabi ng mga tao is i-reformat daw yung printer. So, we have here the Epson L565. So kapag ina-open yung pinakang printer or yung machine, lumalabas yung error, a printer ink pad is at the end of its service life. Ayan. So, pag nakakita kayo or na-experience nyo to class, kadalasan, ito ay yung na-reach niya na yung kanyang maximum print. Ano? So, kadalasan parang akala nung iba, sira na yung unit. Pero, ang gagawin lang natin dito, i-reset lang natin yung pinakang ano niya, ink pad. So, yun, tuturuan ko kayo ngayon kung paano gagawin yun. So, dito na yung focus ng ating camera. So, nandito yung application na gamit ko. Ayan. So, kapag mag-reset kayo ng printer, make sure na bukas yung printer nyo and nakasaksak dapat or nakakonect yung USB port sa computer. So ito naka-connect naman yung pinakang ano niya. Pinakang connection niya. So yun, so mapapansin niyo medyo sira lang yung ano no, yung screen kasi ito ay faded na. So mamaya papalitan natin 'yan. So we have here the Epson 565 resetter. So ito yung open lang natin yung add J program. So right click and then run as administrator. And then click yes. Okay, so mapapansin natin dito, ito na yung Epson adjustment program. So model natin is L565. So select lang natin 'to. Ayun. So naka-auto select naman. Ano, dito sa port, pupunta kayo dito, click niyo tong USB 001 at makikita yung L565 series na i-reset natin. And then click natin 'yan and then click okay. Ayan. So, pupunta naman tayo right after natin ma-select yung port ng ating printer. Dito tayo sa particulars or particular adjustment mode. Ayan. Click lang natin yan. And then, pa-zoom in po ma'am. Ayan. So, dito, hahanapin lang po ninyo ay yung waste ink pad counter. Ayan. So, select nyo lang po yan and then okay. So, lalabas yan. Itong waste ink pad counter. Ayan. So, gagawin po natin, i-click po natin itong main pad counter. Ayan. Pagka-click nyo po, dapat naka-check po yan. And then, click check. Ayan. So, ito. Lumabas na yung, may nagkamera na siya ng variables or ng mga numbers. So, nakalagay is 100%. And then, after that, click po natin yung initialize. Okay. Nalimutan natin check yung main pad counter and then click initialize. Ayan, tapos lalabas yan, class. So, when the OK button is clicked, counter will be initialized. Yun, so okay lang po natin yan. And then, magsasabi siya na please turn off the printer. So, ayan, pakita nyo po ma'am na ito turn off ko na po yung printer. Ayan, so off. Yan, so hindi lang natin siya mag turning off. Yan, so nag-turn off na po yung ating unit. Then balik ka dito sa computer. And kiklik natin yung okay. Okay, please reboot the printer. So, pag sinabing reboot, kailangan nating buhayin yung printer. So, click lang natin yung OK. And then, click finish. So, close na natin yan. Okay na yan. And then, dadako naman tayo dito sa pinaka-printer natin. Yan. So, click OK or open. So, dapat, pagka-open natin ng ating
printer, hindi na lalabas yung error. O yan, wala na po yung error. Lumabas na po yung Wi-Fi setup, yung copy and select. So, it means okay yung ating installation o yung ating pagre-reset ng ating printer. Ano? Yan. So, magta-try po tayo na mag-print. So, dito tayo. Magta-try po ako mag-print. So, dapat mag-print po yung printer natin. So, yan. Open na lang natin yung ano. Printer. So word na lang. So try natin na makapag-print. Yung basta kahit ano lang, simpleng ito, siguro okay na to. Great. So yan. So dapat may print natin ito. So then print. Yan. So yan po. Diba? Napakadali lang gawin yung pagre-reset ng printer. So yan, dahil naturuan ko ngayon kayo na kung paano mag-reset ng printer. So malaking ano yan, malaking katipiran yan sa atin, lalo sa ating mga teacher. Yan. So hindi na tayo gagastos ng malaki. Hindi na pati tayo maaabala na dadalhin pa natin sa mga repair center or sa paggawaan ng printer, yung ating printer. So yun. So ngayon, tuturuan ko naman kayo mag-maintenance ng printer. Ano? So, paano nga ba yung ginagawa ni sir sa pag-maintenance ng computer? So dito lang po yun. So punta tayo sa printer. So that make sure dapat na naka-install yung ano driver ng ating printer para natin para magawa natin siya. So dito I think hindi naka-install yung driver ng ating printer. So tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-install ng driver. So punta tayo sa Google. Yan, and ita-type lang po natin yung Epson and yung model niya, 565 driver. Tapos lagyan na rin po natin Windows 10. Kung Windows 7 po ang gamit nyo, ilalagay nyo po Windows 7. Yan. So ito, lumabas na po yan. So click lang natin. And dito, ito na yung ano, dito dina-download po yung mga driver ng ating printer. Yan, ito na po yung Epson L565. Then select lang po natin yung operating system. Yan, the operating system. Make sure po na tama po yung operating system na inyong i-install or da-download. So, click nyo po ito. So, kailangan po hanapin nyo yung may nakalagay na detected. Ayan. So, na-detect po ni Epson na ang gamit ko pong operating system is Windows 10 64-bit. So, yan po yun. Sinelect ko lang yan. And then, may lalabas pong go. May lalabas po na go. Yan. So, kiklik nyo po yung go. After nyan, lalabas na po dito yung mga drivers and utilities and firmware. So, dito lang po tayo sa drivers. So, nandito po yung scanner driver at nandito rin yung printer driver. Ano? So, kiklik nyo lang po ito. Download. And then, accept. Yan. Click accept. Yan. So, ganun din na gagawin natin. Close lang natin yung isa pa para ma-download natin yung printer driver naman. So, download lang rin to. Accept. And mapupunta na po siya dito sa lower part. Yan. So, ito po yung sa print, ito po yung sa scanner, and ito yung sa printer. So, click lang natin. Yan. Click yes. Yan. So, i-install na po natin ngayon yung driver ng ating Epson L565 series. Okay? Okay. Agree. Click OK. Yan. So, nag-i-install na po yung ating Epson driver.
So wait lang natin na matapos siya. Ayan, so close ko lang yan. And then there are already document being printed. Okay, yes lang natin. And now the printer driver package will be installed. Yan, so medyo matagal lang talaga siya. Yan, setup complete. Then click OK. And install naman natin yung sa scanner natin. So ganoon lang rin yung procedure. Click next. I accept. Next. Yan, mag-install na siya. Yan. So, kapag wala po kayong in-install ng mga drivers, hindi po gagana yung ating scanner. Number one yan. Tapos number two, sir, bakit po kailangan pang i-install yung driver ng printer? Eh, nakakapag-print naman po ako. So, ang reason po kasi nun, pag hindi po kayo nakapag-install ng driver ng inyong printer, hindi nyo po ma... hindi nyo po mamamaximize. Ba't lagi mo nilalayo? Hindi nyo po mamamaximize yung utilities ng inyong printer. Kadalasan, hindi kayo makakapag-print ng long or ng A4. Kulang yung mapagpipilian nyo na mga papers or paper sizes. Yung mga ganyan. So, ngayon, dahil na-install na natin yung printer natin, lalabas na po yung manage. Ito na po yun. And then, set as default natin. Default natin siya. Ito pwede natin ito delete. Yan, naka-default na siya. And then, remove. Yes. So, dito naman, hanapin po natin yung device and printers. Yan, ito. So, na ito po yun. Yung ating in-install na Epson L565. So, pag ni-right-click po natin siya, yung printer preferences, ayan, o printing preferences, ayan, ito na yun. Ayan, printing preferences. So, nandito po yung maintenance, no? Ayan. So, ang una ko pong ginagawa dyan is yung power ink flashing para kadalasan ginagawa ko to para magpantay yung mga ink. Ayan. Tsaka or kung may mga ink na umurong or hindi na de-detect, i-click nyo po ito. Ano? Power ink flashing and then click OK. And then click start. Ayan. So, yan po yung mga dapat na ginagawa natin sa printer natin. Mini-maintenance natin siya. Parang sa sasakyan, di ba, mini-maintain natin siya. Chine-change all, chine-tune up, may pinapalitan tayong mga gulong, mga preno. So, ganyan din po sa gadget.
Ini-maintenance din po dapat yan. Ayan, so hintayin lang natin matapos yung ink, yung power ink flashing. So medyo matagal din po ito. Ayan, so natapos na po yung power ink flashing natin. So click lang po natin finish. And then kasunod naman po niyan ay yung head cleaning natin, yung nozzle check. Ayan. So para mas prepared ko na, mas unahin natin yung head cleaning, ano, para yung pinakang cartridge po natin ay nalilinis. So click start. Ayan. So wait lang po natin matapos. Ayan, so natapos na po yung ating head cleaning. So bakit kaya mas dahil po mas inuna ko po itong head cleaning, kasi kasunod naman pong isasuggest ng ating maintenance ay yung print nozzle check. Ito po yun. So print nozzle check pattern and then print. So dapat po solid color or yung walang basag na mga linya ang lalabas sa ating printer. Ayan, so magpiprint na po yung ating printer. So check natin. So dapat buo yung ating mga lines. Kaya papansin nyo po, broken pa po yung ating mga lines nitong color blue or cyan. Ano? So pero pagdating naman sa mga text, okay naman siya. So kailangan gawin, ulitin lang natin yung procedure. Sana po may natutunan kayo sa video natin ito. So recap lang. So ang ginawa natin today is nag-install tayo ng driver ng ating printer and nireset natin yung ating printer na ang pinakang problema talaga niya ay maximum print na siya. So nireset natin siya. And then nung ulit tinuruan ko rin kayo mag-maintenance. So yun, sana maraming kumbaga sana may natutunan po kayo sa video natin ito. So maraming salamat po.